Kung tunay ngang tao si Steve Armstrong, agad ay mamamatay siya gamit ang bakteriyang ito. Ngunit tama nga ang hinala ko, hindi man lamang siya naapektuhan ito. Nangangahulugan lamang na hindi sa tunay na tao at maaaring katulad nga natin siya. Mabababa silang uri, kaya kahit kailan, hinding-hindi natin sila magiging kalahi. Hindi naman pwedeng lagi mo akong iniiwasan ng ganito. We're teammates. Exactly, Steve. So for as long as ginagawa ko yung trabaho ko, I don't owe you anything. Kamusta yung investigation sa attempted assassination kay Jamie dati? Hindi pa tapos ang kaso na to, lalo na may pumatay doon sa suspect. May lead na ba kayo? Not yet, Doctor. Pero I assure you na madadakip din namin yung traitor na yan dito sa camp. Ako na lang yung bigyan mo ng atensyon. I don't wanna sound rude, pero we're not together anymore. Matagal na nating hinala na dito sa Terra Erto nagtatago si Rothgar, no? Hindi kaya siya ang dahilan kung bakit may dugong busa na magkakapatid? Huwag niyong ipilit ang imposible! Pinatay ko na si Rothgar at yun lang ang katotohanan paniniwalaan ko! Hindi pwedeng maging bayani si Sardo sa mata ng lahat ng mga taga-Busan. Kaya kailangan niyang magkamali saka sa dapat mamatay. Huwag kayong mag-alala. Pinaghahandaan ko na yan. It's weird. Baka tag-shot to yung ilaw. Hindi siya pwedeng mawala. Tell Dr. Alonso personally to do everything to save her. Yes, sir. Steve, I need you to go to the medical bay now. Ano hong gagawin ko doon? It's Jamie. Nabaril siya kanina. Oh! Rapid team, be on alert. Huwag ka mag-alala, Lieutenant Mark. She's gonna leave. Fatal ba yung tama niya? Sana hindi. Sino daw gumawa nito? I'm just as clueless as you are, Steve. Hindi mo pa ba siya nakakausap? Kung nakausap ko na siya, eh di sana nasasagot kita na maayos ko yun, di ba? You can ask her everything when she wakes up. Sana nga magising na siya. Napre-frame bang suspect sa bumuril kay Jamie? Oo. Ongoing pa rin investigation. Pero kasi wala namang kasama si Jamie nung nakita siya ni Anad sa gym that time. And imagine, sa gym lang walang power. Kaya wala rin CCTV sa gym. Sa gym lang. So sa tingin mo, premeditated? As in pinagplanuhan? Ano pa nga ba? Eh paano kung... Thank you.
Jimmy, lumaban ka. Please. I can't lose you. I kept pushing you away. Not because hindi kita gusto. Pero kasi natatakot ako eh. Takot akong malaman mo yung nararamdaman ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Kaya please, lumaban ka. Jamie, wake up. Wake up. I love you. I love you so much. Hello, my darling. Magaling na ba yung mga tama mo? Aba, hindi pwedeng hindi. Alalahanin mo, walang Robinson na mahina. Dadpoy mo kayo? Dadpoy mo ba to? Nurse! 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 Si Jamie! Doc! Jamie. Patient is crashing. Jamie. Calling Code Blue. Jamie. Down, Commander. Her bio signs are going down. Jamie! Patient is in asystole. Administer 1 milligram epinephrine. Checking pulse and evaluate rhythm. Totoo ba na? Hindi ba sinabi ko sa'yo kahit anong mangyari? Andito lang ako sa tabi mo. Kaya ako nandito. Para tuparin ang pangako ko. Dad, huwag ka nang umalis, Dad, please. Huwag akong iwan, please, Dad. Hindi naman ako nawala sa'yo. I'm always here beside you. Laging nakabantay to guide you, to protect you. Dad, ikaw na nga ako mamatay kanina eh. Hindi mo maril sa akin, hindi ko nga alam kung sino. Pero hindi sila nagtagumpay, di ba? Kasi idinasal ko na makakaligtas ka. Hindi ka pwede mamatay na maaga. Mababaliwala lang natin ang pagsasakripisyo natin. Hindi ba pangarap mong maging tagapagligtas ng mundo? Chest compressions. Patient in defib. Shocking at 200 joules. Clear! Resume compressions.
administer a Meodoron 300 milligrams. Ituloy mo lang yan, anak. Alalahanin mo, walang Robinson na mahina at walang silbi. Kumusta ho siya, Doc? We were able to stabilize her. She's safe now. Thank you, po. You're welcome. And if you may just excuse me, I'll just check the other patients in the other way. Patuloy pa rin ang investigation kung sino bumaril kay Jamie. Now, I will order a 24-hour hospital surveillance para makasiguro tayo hindi na makakabalik yung nagtangka sa buhay niya. Thanks, Dr. Hawk. Now I can devote my time sa paghahanap sa gustong pumatay kay Jamie. Eva, pwede ba tayo mag-usap? Sure. Tungkol saan? Kay Jamie. And sa attempted assassination sa kanya. Hi, Steve. May suspect here? Kaya ba alam ng lahat na hindi kayo okay ni Jamie? No. Okay kaming dalawa. Aba. Even her friend Anna can attest to that. Jamie and I are in good terms right now. And Steve, just because we had a few little misunderstandings, eh, papatay na ako. Isa pa. May ebidensya ka ba? Wala, di ba? So don't you think it's unfair to me? O gusto mo lang mademanda? Dahil kaya kong gawin yon kung gugustuhin ko dahil sa mga maling accusations mo. Jamie. Lieutenant Commander, katanggal lang ho kasi ng oxygen ni Lieutenant Jamie. Baka hindi siya makahinga. Sorry. Okay ka lang? Nakakahinga ka? Sure ka? Sorry. Excited lang talaga ako na okay ka na. It's okay. Saya naman din ako na na-survive ko to. Besides, I can't just die yet. Hindi ko pa naigaganti si Daddy against the Bazinians. So, welcome back, Lieutenant Robinson. Thank you, Lieutenant Commander.
Send a global alert. Ipakalat ito sa lahat ng world leaders. Kailangan nilang protektahan lahat ng citizens nila. Sige na, do it now. Anong status ng department? Ito po. Dr. Hook, what's happening? Steve, aatake ang mga Busenians. Malaking pag-atake ito. Now, I'm putting the fleet on standby. Nakausap ko na rin ang United Nations at ang Earth Defense Force. Kaya may makatutulong na si Voltes 5 sa pagdepensa. Dr. Hook, hindi pa rin ho kami mabubuo ngayon. Nasa medbay pa rin po si Jamie. Ako pong sasama. Let me help, Dr. Hook. Ava. Matagal ko na din pong gusto maging part ng Voltes team. And I am as qualified as Jamie. Let me prove myself. Kaya ko din pong depensahan ng planet Earth. Pero wala kang experience ilipad ang Voltlander. Ako ang sasama sa kanila, Ava. Jamie, baka hindi mo pa kaya. Magpahinga ka muna. Sige na. I'm alright. Magpapahamak lang ang Voltes team with you in that condition. Kilala ko ang sarili ko. I'm ready for combat, Doctor. Jamie, you're still weak. Tama sila. No, Doctor. Wala pong weak na Robinson. Kilala ko rin po ang sarili ko at alam ko pong kaya ko pong lumaban. I trust you, Jamie. Sige na, magpunta na kayo sa inyong launch conveyors. Move it! Yes, Doctor. Doctor, Hook, kahayaan niyo lang po ba si Jamie? Kahit ganyan ang kondisyon niya, makikipaglaban siya? Her heart is in good condition, pati na ang isip niya. So I don't see any reason para hindi siya makalaban. And besides, she's right. She's a Robinson. Sergeant Major! Yes, Doctor. Simula na ng pag-angkin natin sa planetang Terra Earth 2. Tikman niyo ang bangis ng aming ikakalap na mikrobyo sa inyo. Umpisahan ang ating pagsalakay. Dami na naman insekto, ah. Team, get ready to engage. You know what I'm going to say. Commit! Woo! Cruiser missiles! Bomber missile! Badger knuckle! Brigade rocket! Lander missile! Anong nangyari?
United Earth Defense Forces. Commence attack! Okay ka lang? Please naman, hindi ka pa fully recovered. Please, mag-iingat ka, Jamie. Okay lang ako, Steve. Nagpa-pogi points pa. Ano yan, Mark? Sabi ko, stand by. Enemies ahead. Si Volt is 5. Team! Finish them off! Frigate Broken! Hunter missile! Lander missile! Bomber missile! Hindi maaari. Pero sigurado magtatagumpay pa rin naman tayo, hindi ba? Dahil kahit bumagsak ang ating mga sasakyang panghimpapawid, dala nito ang mikrobyo na magkakalat sa mundo. Tama ba, Draco? Zandra! Bakit kayo hindi makasagot? Geoffrey, hindi kinakaya ng mga mikrobyo ang matinding init. Ang matinding init, dulot ng pagsabog ng ating mga sasakyang pandigma, Geoffrey. Yun ang pumatay sa ating mga mikrobyo. Homsak! Sinira ninyo ang aking mga plano. Patawa, Geoffrey. Ngunit, pinagtataka ko lamang, bakit tila alam ng mga taga-Terra Erto ang pagsalakay ng ating mga sasakyang pagdigma? Yun din ang kanina ko pa naiisip, Geoffrey. Parang tila'y alam nila mga plano natin. Sir, may incoming transmission. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman ninyo na sa mga sandaling ito ay naghahanda ng mga Bosenians sa pamumuno ni Prinsipe Zardos para magkalat ng nakamamatay na mikrobyo sa buong mundo. Lulan sila ng mga libo-libong sasakyang pandigma na lilipad sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Depensahan niyo ang planeta ninyo! Bakit naman ako maniniwala sa isang Bosenya na katulad mo? Baka patibong niyo lang yan. Bahala na kayo kung ayaw ninyong maniwala. Pero huwag ninyong sasabihin na hindi ko kayo binalaan. At walang sisihan kapag namatay ang mga tao ninyo. Kasama ka na ron. Chief, contact EDF. Request air support. Send as many as they can. Copy that, sir. Baka dahil nakita nila ang ating mga sasakyang pandigma. Hindi ba, Geoffrey? I want to be part of the Voltes team because I deserve it. And if you think that I'm that desperate, but hindi na lang ikaw yung pinatay ko? I am sending you to the International Scientific Conference to represent Camp Big Falcon and Voltes team. Pasasamahan kita sa sarili mong security detail. Thanks, Dr. Hook. I'll make you proud. Hindi natin alam kung anong klaseng training ang naghihintay sa atin sa loob, ha? Kailangan pa ba natin ng ganitong klaseng tactical training? Hindi ka pa ba nasanay kay Dr. Hook? Expect the unexpected. Lieutenant Armstrong. Eva Sanchez, reporting for duty. Yan ang unexpected. Batid ninyo ng ating lahi ay higit na makapangyarihan kesa sa mga taga-Terra Erto. Ngunit ano nangyari? Paulit-ulit tayong natatalo! Geoffrey, hayaan niyo muna ka. Ah! May iba na akong inatas para gawin ang aking mga nais. Umaasa kung hindi niya ako pipiguin.